Asak turun nih? Mulan tuh sebentar. Lah, video gitu. Ayan, magandang umaga sa ating lahat dyan, sa ating mga kapadyak, yung bumabiyahe araw-araw, so ingat kayo lagi dyan. So ngayon magti-trail kami guys, yung naalala nyo pa yung bago naming inasimbol na bike, ito yung gamit ko ngayon. Ang may-ari nito ay yung nasa pangalawa, yung nakapula at naka-blue-green na jersey. So yun yung may-ari ng bike na ito, si Attorney Tad. So ito namang nasa harap ko, ito naka-blue number 8. So ito yung chohin ko, ito yung barangay captain namin dito sa aming barangay. So yan, kasama namin ngayon. So bagong recruit ito guys, bago itong naalik. So bagong alik ito sa bike, sa pag-bike. So ito yan ang simula ng aming ahon. So isa lang itong maikling ahon guys. So pang warm up lang muna. So yan, itong yung chuhin ko naman, may git isang buwan lang itong nagbabike guys, pero malakas na siya ngayon kasi nga araw-araw ito nagbabike, umaga at hapon. So biruin mo, nagpapataas ng hangin yan, nagpapahaba ng hangin. So yan, medyo malapit na kaming ano nito eh, ang tawag dyan. So yan, nakakasabay na siya sa amin. Malayo ang biyahe namin ngayon guys, kaya sumama siya ngayon. Ayan, lakas ito pare. So sa mga susunod na buwan na naman, siguro mag-upgrade na naman siya ng frame, yung Falsos na frame. Kasi yung unang upgrade niya yung Bulani fork, tsaka yung wheel set, yung oil slick na Speed 1. So kahit isang buwan pa lang siya, marami na siyang na-upgrade. So, sasabi ko na sa kanya, sana all. Simula na ng matinding trail guys. So yun, yung nakauna yung si Attorney Tad. So medyo mataas kasi ang hangin ng taong to, kasi lagi itong sumasali ng mga triathlon or duathlon, mga ganyan, yung mga race. So medyo mataas kasi itong taong to eh, mahilig sa sports, kaya yun. Ahon na tayo. So medyo medyo mabigat kasi ang sprocket na gamit natin ay 11 1134 lang yung teeth, tsaka yung chinring na ay 32 1 by. So medyo pero ayos lang naman, nakakatulong din naman kasi siguro sanay lang ako na gumagamit na bike yung talagang pang hardtail na bike, yung pang downhill na bike. Yun kasi yung mga ginagamit ko sa trail dati, medyo makunat kasi yun sa ahon eh, lalo na yung malaki yung gulong. So ayun, siguro nakaano lang ako, siguro nasanay lang kaya nakakasabay din ako sa kanila. Sa part na naman na ito guys, itong part na ito ay palusong na naman tayo. So ito yung paborito ng mga grupo kasi nga hindi masyadong
walang masyadong technical na mga daan. So yan, ganda ng tunog ng speed 1, no? Wow. So mga ano lang ito guys, pangatlong beses na ito nung tsuhin ko sa pagdaan dito. Medyo sanay na siya sa mga pasikot-sikot ito or ano, mga curve-curve ito sa daan na ito. Ganda ng tree na to guys. Mag-video ito ko dire na. Natang-tang na kung galingin na. Sugato ang tatang mag-video ba? Diyos o boss. Wow. So yan, medyo sanay na itong chewin ko ah. Ligsan so, maraming bato to guys ah. Yan oh. Masyadong rough road ito. Kaya, pero sa full shoes guys, first time kong gumamit ng full shoes na yan. Grabe, ang ganda. Talagang hindi masyadong gagalaw yung bike mo. Hindi gaya ng hardtail na masyadong magalaw yung likod. Kaya talagang mag-i-effort ka talaga sa pag-handle ng bike mo. So kailangan maganda yung balancing mo. Ayan, ang part naman ito ay ahon na naman tayo. Isang matinding ahon na naman to guys. So let's go. So ayan, ahon na naman tayo. Single lane na ito ng ahon guys. Single lane truck. So dyan sa malapit lang yung palusong na naman niya ng konti. Yan, lusong na naman. Ganda, ganda ng trail ito. So, ayan. Ito naman yung pangalawang matinding ahon. So yan. So uuna lang ako sa kanila kasi nga katang-tang kids. Kasi yung sprocket na gamit natin 34 lang, so kailangan nating bilisan. Kailangan nating bilisan para hindi tayo ma-out balance. Kailangan maahon natin 'to. Isa dumating ahon guys sa patch ng rough road ito. Ganda. So yung nasa yung may-ari ng bike na ito, nasa ano na, malayo na. Ayan. Lakas kasi yun. So ayun, nakikita ko na siya guys. Yun. Kita ko na yung likod niya. Huhu.
daan. Lusong na naman, guys. Ganda pag lusong, ano. Yung paborito ko eh, downhill. Saka yung ano, single track lang na downhill. Ah, ganda. So yan, ito naman yung paahon. Anliahon yung trail namin yun, guys. Yan. Ah, umangat na yung gulong sa harap eh. Ganda. Ganda ng feelings pag yung pawis mo ay talagang lumalabas na. Naman sa part na ito, guys, mahirap ito ahunin kasi nga single lane lang siya, tapos yun, pag hindi mabilis ang takbo dito, talagang ma-auto balance ka, hindi ka makakaahon. So yan, kaya yun, pinauna ko muna sila para yung speed ko ay ma-maintain, saka hindi ako ma out of balance. Yan. Yan, yan yung sikrito lang pag ganitong klaseng daan. Dapat naka maintain yung speed mo, hindi yung masyadong masyadong mabagal. Yan, yun ang nangyayari sa kanila. Yan, naka ano sila. Nakapaana. So yung part na yan, ito yung medyo mataas yun, guys. So clip yan. Malingis. Yan. Pag naano ka dyan, pag himba, napunta ka dyan sa ano, pag nahulog ka dyan, talagang pupulutin ka sa baba. Kaya yan, medyo doble ingat lang pag ganitong klaseng daan. Yan o. Oh. Ganda. Ganda ng view, guys. Ano, nasa ano tayo, nasa ibaba ng tuntok. So yan, update ko kayo mamaya. Lakto nuan. Ah. May tanong diha nahan. Yan ada tuna. Yan. Yan tengala. Oh. Dagkol kay dahon. Siyan dito na naman tayo sa ito yung mga mahilig sa ating kagrupo. Yan yung mga halaman. Tawag ng halaman na yan ay Mayana. So, ganda no? So, babalikan namin to para oh, pasamangan na to lang. Ayaw na to sila tanong yun. Nagalagin sila dito sa San Francisco. San Francisco. Sa Lunoy. Ayaw ako kaklaro sa Concord. San Francisco to. Murag kumpay. Sa part na naman ito, guys, pagdating sa mga ganitong problema, dapat yung kasama mo o ikaw dapat marunong kang mag-ayos ng mga ganitong problema. So simple lang naman ito. So sa mga susunod na video ko, gagawin ko to kung paano mag waling-waling, paano magtuno ng mga ng RD. Madali lang naman ito, yan, ihigpitan mo lang or luluwagan mo lang pag hindi maka pag hindi nag-transfer yung kadena sa cogs mo, dapat higbitan mo para ano, basta ay mag-upload ako ng video na about dyan. So yan, sa mga pag matiging trail ng isasabak ninyo, dapat
sa kasama ninyo, kahit isa, marunong sa mga ganitong klaseng problema. Kaya ng mga pag na-flat kayo, ganyan, pagtatanggal ng gulong, so simple lang naman yan. So, dapat alam natin yan. Pag naputulan ng gadina, anong dapat gawin? Era. Ang dapat din, may tools din tayo. Waling, waling. Ayan, okay na. Ang tibok, kini kang? Ah, okay. Tibok, kang? Una, ang nagakarkar. Diri, ang nagakarkar. Nakupot. Ngayon, nanubo na. Pila man po ibaligyan mo riyay. Sari, kuwati nyo, size do. 600? 600? Kung mapalpal ko ka, ang gasto na ka ito. Nakahin. Nakang ka, ang nalagi ka na eh. Oh, gusto din na do. Pagkabugata po dadon ay. Pagkabugata ang uban, ito una pag yun nabuhalin, hindi pa nang ibot nila. Ikaw bahala mo ito nyo, kung balik mo na ko, balik mo matay riyay. So yan, ito na yung problema na aking hinahanap. So yan, talagang tumatalon talaga siya guys. Yan, ito yung first na talon ng ating kadina ngayon. Pangalawang again, talon. Tindak. So talagang hassle guys pag ganito. Kaya pag uwi namin na using ito, siguro hahanapan namin ito ng chin ring, yung bago. So part na naman ito guys, dito sa bandang right namin, yan, dyan sa right side. Nakakapunta na kami dyan. Dito sa left side na naman, hindi pa namin nasubukan, kaya yun. So yun, dito kami pupunta ngayon, so let's go! Para maganda yung, maganda kasi yung ano eh, hindi mo alam kung ano yung dadaanan mo, ganyan. Kasada din. Ito yung best part na pag-trail. Ito yung pinakamagandang part sa trail, yung naghahanap ng daan. Masa? So yan, isa itong kasada guys. Pero sa pagdating naman sa doon, sa unahan, single lane track. Yan, pangatlong talon na naman guys. Pangatlo na yan ha, hassle ka na ha. Yan, let's go. Bahala na. So yan, ito nakikita nyo naman guys, naglalakad sila. Tapos ngayon ay naano ko lang, nararide ko lang. Ito yung advantage pag naka-exe bike ka. Kahit anong ahon pa yan, talagang kayang-kaya mo, lalo na pag sanay ka na sa mga makunat na bike gaya yung gaya ng ginagamit ko dati. Medyo makunat kasi yun sa ako. Kaya yan, parang okay lang pag ganitong kahit 34 lang na tit yung ginagamit ko. Ayay! So yan, kalusong Britong naman. Juan. Ito yung paborito ko. Yanil! Woohoo! Nice, nice! Ah! Tang-tang, Magalina! Ayan! Pang-apat na naman ito, guys. Ay, hassle na talaga. Kailangan talaga itong ayusin. Trail, basta mag-trail. Dire siguro? So yan sa part na ito, medyo may technical na mga ano. Ito yung paborito ko yan. May mga technical na mga daan. May mga jack-off na maliliit. Ganyan. Ito yung paborito ko.
Ayan. Ganda. Sundot yun. Batunaan. Sundot ang bato. Magdire, igaw rata? Dire. So ayan, barangay road na tayo ngayon, guys. Sa trail naman, guys. Ang hindi mamawala ang ganitong moment. Yan. Yan ang paborito ng grupo. Sige sila kiskot ang butong. Ako po yung pukoy, ako ang tanong. Ito yung tanong ka tayo. Sa butong, tanong ko. Ayun, tagay ko ito na eh. Sanga. Wala, sanga. Kaka lang. Napa may sanga. Para hindi pa gagalitan na masa. Balay, gulis balay. Dadala tayo nito. Halaman. Hindi namin alam kung anong tawag ng halaman na yan. Pero medyo maganda kaya. Kaya kinuha na namin. Hiningi na namin. So yan, pauwi na kami, guys. So pupunta na itong highway. Ang mga ano, puro itong mga lusong. Yan, ganda ng lusong. At ang ganda ng view. So yan. So sa part na ito, guys, ay sa kabilang bayan na naman ito. Sa susunod na bayan ay sa amin na. Ayan. So, let's go. Lagi. So hanggang dito lang ako, guys. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sana nagustuhan ninyo. At sa susunod na video ay so gagawa ko ng ano, yung kung paano magtuno ng motor, motor. Paano gusto. So ayan, dito na ako, guys. Thank you and God bless.
kita dulu gua. Stasyon. Ah, dito di Lampos. Gym. Gym di Lampos. Padong ni kuan ito. Lungsod man ho. Dire padong ni dito langin. Thank you.